So, ang sabi niyo, Mami, noong panahon na nakatapos na kayo at na nag-umpisa kayo ng kailang tumatanggap kayo ng inyong pananahe, pinag-aral kayo ni Apong Tibang, yung inyong tiyahe na kapatid ng nanay, yung nakapangasawa ng mayamang Incheck, na sustentuhan niya yung pag-aaral niyo ng sewing vocational ng 6 na buwan. Tapos na nakakaroon kayo ng pagkakataong kumita ng sa sarili niyo, nakita nung ibang tao yung gawa niyo ni Chang Liling. Leng-leng na hinire niya kayo ngayon, di ba? Kasi ang ganda yung mga gawa niyo. Ngayon, bakit niyo naisipan na alam niyo mas malaki yung kinikita niyo bilang kayo lang, bakit kayo nagtrabaho sa kanya? Anong nangyari? Para marami akong makuha ng style mo ba? So kumbaga, dahil gusto niyong diskartihan na marami kayong matuto na ibang mga disenyo, sinakripisyo niyo yung malaking kita dahil mas marami kayong malalaman sa kanya. Mm-hmm. So, ilang buwan kayong nagtrabaho sa kanya? Siguro mga 6 months, magsarili na ako siya. Talaga. Mm-hmm. I see. Ngayon, paano na punta kayo sa Maynila, nangyari? Yun, yung kapitbahay namin, si Chins yun. May kapatid siyang manufacturer sa Combesis, sa Tondo. Okay. So, naghahanap silang mananahe. Lumuha sila ng probinsya para kumuha ng mga mananahe. Pinuntahan ako. Sabi niya, kung gusto ko raw manahe sa Maynila, sa kapatid niya, re-recruit nila ako. I see. Re-recruit nila ako. I see. So, nagustuhan ko naman kasi unang-una, malakas akong kumita kasi malakas akong manahe. Mabilis akong mag-iari. Bilangan dun eh. Ordos yan. I see. So, itong si yung kapitbahay niyo, anong pangalan uli? Si Chisyon. At Chisyon, na kapatid ba siya ni Kong Beses? Oo. Pinirate kayo doon kay ating Liling. Hindi, nakasarili na nga ako. May siyap na ako. Nung time na yon nagsarili kayo uli. I see. Okay. Tapos, paano kayo nakakumbinsi na siguro kailangan nyo nang lumuwas ng Maynila? Oo, yun nga. Yung itry ko, kung malakas ang kita, malakas. Malakas ang kita saan? Sa Maynila? Oo. So, yung kikitain nyo kay bilang trabador kay Kong Beses, mas malaki. Mas malaki. Kesa sa pagsasarili nyo sa Concepcion. Oo. Maliit lang ang bayad ng mga tao sa inyo doon. Oo. So, nung pa-finally, ilang taon kayo noon nung lumuwas kayo ng Maynila? Ano lang ako, 14. 14 kayo. So, batang-bata pa. May gatas pa sa labi. Oo. So, nung nandun kayo sa Maynila, 14 lang kayo, saan kayo tumira una sa Maynila? Kina Kong Beses. Which is, anong parte ng Manila? Sa Tondo? Oo. Perla Extension. Sa Perla. So, nandun kayo, parang dormitoryo ba yung itsura ng tirahan nyo? Magkakatabi kayo? Bahay talaga. Bahay, may kanya-kanya kayong higaan, ganun? Oo, may kanya-kanya kaming kwarto. Marami siyang mananahe. Apat lang kami. Apat kayo. Malakas kami magyari. So, si Kong Beses, pagka nakatapos siya ng mga yari niyo, saan niya dinadala yun? Dinideliver niya sa divisoria. So hindi siya nagtitinda, nagsusupply siya. Nagsusupply siya. I see. Maraming order. I see. So, ano mga tinatahin niyo no, nung nasa kanya kayo? Obviously, pantilet. Yung mga pangloob. Pangloob, kumbaga, lingerie. No. Ngayon, di nandun na kayo kay Kong Beses, 14 anyos kayo, malakas kayong kumita. Paano palang ginagawa nyo sa mga, kinikita nyo? Siyempre, tinutulong ko sa nanay ko.
So, pinapadala niyo si Apon Dadeng? Oo, minsan lumuluwas siya, kinukuha niya. Ah, talaga? So, kasi may tatlo pang maliit sa inyo eh, no? Oo. Ngayon, di nung nandun na kayo, nag-e-enjoy kayo, tumapasyal ba kayo sa Maynila? Napupunta ba kayo sa mga park, mga... Hindi. Luneta, ganyan, mga... Perya, walang ganon, walang diversyon, puro trabaho. Kahit na deyok ng mga kasama ko, ako nananahi pa rin. Talaga? Tapos di nung finally, ayun na, di nagdadalaga na kayo. O, kailan? Eh, kaibigan ni Kombesis ang tatay. Okay. Nakita niya ako. Talaga ha? So, ilang taong kayo nung una niyong nakilala si tatay, ang father ko? 15. I see. So, nung 15 kayo na kilala nyo itong guwaping na anong pangalan niya noon nung binata siya? Anong tawag ng mga kaibigan niya? Minyong. At siya ang kauna-unahan yung kasintahan. Meron akong kasintahan sa probinsya. Ah, so may boyfriend kayo nung umalis kayo ng Tarlac. Mm-hmm. Oh, anong pangalan ng boyfriend nyo? Si Nanding Pamintuan. Si Nanding, oh. Si Nanding, nung naghiwalay kayo, nasan siya noon? Ano, taxi driver siya sa Manila. Ah, so nasa Maynila din pala siya. So, yung boyfriend nyo, pareho kayong nasa Maynila. Oo. Okay, so may boyfriend kayo, si Nanding, tapos nakita kayo ni Minyong. Ano nangyari? Actually, si Nanding pumupunta nga doon sa kailang Kombesis. Oh, tapos? Tapos, ang tatay, may anak na, may pamangkin si Kombesis na bata, madaldal. Tapos, sabi niya kay Kuya Minyong, may lumiligaw kay Ate Mita, sabi niya, si Barabas. Kasi kaya sabi niya Barabas. May bigote, may balbas. Talaga, napaka-chismosa nung bata. Ang ganda ng bata, yun, nakalala ko talaga. Pinabantay ako ni tatay, bantayan mo siya, ha, sabi. At pumupunta si Barabas, sabi. Natatawa nga ako dun. Tapos, edi nung niluto ng pancit kanto ng nanay. So, nung nandun na nakita na kayo ni Minyong na tinamaan ni Cupido na in lababo sa inyo. Ano na nangyari kay Nanding? Oh. Niyaya niya ako magtano ni Nanding. Sabi ko, hindi mo. So, nalaman ni Nanding na merong isang binatang may gusto rin sa inyo. So, paano nalaman ni Nanding? Sinabi niyo ba? Hindi sinabi. Paano niya na? Sabi yung madaldal So, yung bata, nalaman din na kinuwento niya. Kinuwento niya na. Batang yun, walang kinakampiyan na. Basta daldal lang ng daldal. Daldal lang ng daldal. Tapos sabi niya. Oo. Nakaupo siya sa pagitan namin. Sabi ko, malis ka rin. Sabi ko, hindi, pinababantay ka rin niyo. Dinirecha niya, narinig ni Hindi. So hindi naman pala sinasadya nung bata. Kasi nga madaldal. I see. Oh, tapos di yun na, di na kumpronta na nalaman niya na meron pa siyang kakumpetensya. Niyaya niya na kayong magtanan. Sabi niya, magpakasal na tayo. Ayoko, bata pa ako, sabi ko. Ilang taong kayo nung time na yun? 16 pa lang ako noon. 16, so. Sabi ko, kailangan pong tulungan ng nanay ko, takot kasi yung mga kapatid ko nag-aaral pa yung tatlo, sabi ko. Yes, oo. So, di nung nakapunta na sa Manila kayo at si tatay is tuloy-tuloy naman yung panliligaw. Oo, Diyos ko, pinagtatabas ako para makarami ako. Ah, nung panahon na yon, ano ang ginagawa naman ni tatay? Ay, nagtatayami din. Mayroon din siyang mananahi.
I see. So, naging parang businessman na rin siya nung time na yon. Diniskartehan niya na. At si tatay nung panahon na yon eh, nagsimula sa Maynila bilang nagtitinda ng mais. Oo. Diba? Bata pa siya noon. Bata pa siya noon. Kasama niya yung kapatid niya lalaki, si Mamang Nardo. Hindi. Sino kasama niya nagtitinda ng mais? Si Ma'am Pablo at sila. Ah. Mga matatanda yung kasama niya. Mga matatanda. So, nung time na yon na nakaipon si tatay sa pagtitinda ng mais, diba? Namuhunan na siya. Namuhunan na siya. Mm. I see. So, si tatay, noong unang luwas niya sa Maynila, pagkakaalam ko, is hindi siya marunong magtagalog. At sinabi sa kanya nung kakompetensya niya sa, tawag nito, sa pagtitinda ng mais, na isigaw niya yung, ano ba yung pinapasigaw sa kanya, kaya walang bumili sa mais niya? Bili na kayong mais. Ang aking mais ay panis na panis. Akala niya yung panis matamis. Ah, ay. Niloko siya nung ano niya kasi. Talaga. Eh, walang bibili kasi panis eh. Oo, wala siyang kamalay-malay. Mali yung sinasabi niya. Paano niya nalaman na mali yung sinasabi niya? Walang bumibili. Eh, kinuwento niya kay Mami Rose. Naku, sabi niya, niloko ka ng ano mo, kompetensya mo, sabi ni Mami Rose. Sinirahan ka, kaya wala nang bumili eh. Panis. Ang panis, mabangnas, sabi. Mabangnas kasi sa katampanan. Oo. Ganon, sabi niya. Binalikan ba niya yung... Binalikan niya yung pinagsusuntok daw niya eh. Eh, ang tapang ng tatay. Oo. Kaya ka, sabi rin, niloko mo ako eh. Kaya pala walang bumibili sa akin. Eh. Na ano siya, na nadala siya dun sa... Kala niya mabait, pero niloko lang siya. Mga pampangan siya. Eh, nagkasari. Tapos... So, nung ano na, di nag-ano na kayo, no? Nagliligawan na kayo ni Minyong. Paano siya manligaw? Actually, ano, hindi naman totally ligaw. Nag-ano lang siya yung... Binabantayan ako sa pananahe, tapos pinagtatabas niya ako, tapos may dala siya sampalok na yung taramindo. Kaya nga, niloloko ako ng mga ano eh, si kaki ko. Sinampal mo muna bago mo inalok. Binigyan niyo ng kahulugan niyo sa palo. Nakakatuwa na. Nakakatuwa yun. Napaka-komedyante ni kaki ko. Yung kapatid ni Kabaring. Si Kabaring naman, kapag asawa ni Pombesis. Ah, ay. Palagi siya doon. Niloloko kami. Talaga. So, yun. So, ilang taon ka, si tatay na parang binabantayan niya kayo? Tanggalan na siya ng 1 year sa akin. Sa kaya nga. 16 ako. So, nung kailan siya nagsabi sa inyo na mahal niya kayo o kayo na? Nung 18 na ako, piyesta sa Concepcion, April 25. Nagpunta sila, kinumbida sila ng Pombesis. Ako hindi ako nangumbida. Mm-mm. So, nagpunta sila sa bahay, kasama niya si Kapo Mose. Timano na mamala eh. Naku, nagulat ako. No, kaba, sabi ko. Yung matatanda, nag-uusap-usap si Apo Mundabe at si Apo Mose na yung araw ganyan eh, pagka ano, yung pinagkakasundo, yung habing ganun. Then, yung anak ni Kaburila. Oo, oo, nag-uusap na yung matatanda, oo. So, ano nangyari nung, ano, nung... Huwag yun ang lilisin yan, i-vacuum na lang yan. Ano nangyari nung dumating siya ng piyesta? Bisita pa kasi. Sila nandi. Yung isa kong nalilitin. Tawa sa kanya, bukas sa bakana. Pipa kaya na. Naputa kaya na. Hey, bisa ka kumakan yun. Tapos, basta na. Magpasyok ko na yung pipito raw siya. Madaling araw, bababa na ako. Mm-mm. Sinawa yung pipito. Ayoko rin. Tapos, siguro talagang meant to be. Nung kuhan nagpunta na siya ng kapa, sumalis na siya kasi ano na eh. Parang lumiliwanag na. Mm-mm. Pinuntahan na ako ni ka, ni Atis yun. Sabi niya, naghihintay si Ninyong sa kapa, sabi niya. Hindi rin siya aalis
doon. Sabi niya, hanggat hindi ka dumarating. Ganon, sabi ko. Tapos, tulog pa yung mga bisita ko. Sabi ko kay apo mo, ma, sabi ko rin, yung bisita ko sa liko, sabi yung pandesal kimbalin. Libre raw yung pandesal. Sinukot ko na yung, ay, sinukot ko yung sapatos ko, dinala na yung bag ko. So, ay na ako ng jeep papuntang bayan. Tapos, pagdating dun, tinapong ko na yung stepin ko sa tulay. Nagsapatos. Nagpara na ako ng jeep papuntang Kapas. Yun. Bawat ano raw, bawat humihintong ano, check niya kung nandun ako. She's telling her life story. We're making a documentary. Hinawakan ako ng bigla, nagulat ako. Nanginig ako. So talagang inaantay niya kayo? Oo, tapos samakay kami ng pambus ko. Yun, pumunta kami ng Lubao, Pampanga. Alam mo talagang ano, yung pagtatanan, ganun pala. Yung hindi niyo pinlano. Hindi mo pinlano na. Nangyari na lang. Oo. Yung tapos naramdaman niyo sa puso niyo, kailangan niyong gawin. Yung nga eh. Yung sinawa niya papasok, eh, nakmatitipo. Pero nung pinuntahan ako sa ni Atis yun, Rupo, ano, may puya imin yung ano, may kapagpito niya. Panayaan ang tanong kong Kapas, ano. Ayun, umayak na ako. Ayun, ganun ang nangyari, ang dapat nangyari. Nakasakay na kami ng pambus ko, sabi niya, tuloy tayo sa ano, Lubao, kung kami tumiretso. Tapos pagdating doon, nakita niyo? Pagdating doon, nataranta sila, ating Afrikan sila, dyan si Nanay Tentang. Doon sa dating bahay ni Nanay Tentang, sa may tabi ng daan? Oo. Noon ba sila doon? Bahay Kubo, Pawid. Oo, tapos? Tapos, kinabukasan, iniwan ako ni tatay kasi marami siyang order. Linggo niya ako binabalikan, yung gano'n. Mm-mm. So, nandun kayo, tumira kayo sa kanila? Oo. Anong nangyari sa trabaho niyo? Eh, siyempre, alam nila, mag-asawa na ako. So, nag-give up niyo na yun kay Kongbueses? Oo. Tapos, alam mo, yung girlfriend ni tatay, kasi may girlfriend siya eh. Eh, nung pa-uwi ng Sabado si tatay. Anong pangalan ng girlfriend niya? Ano, si tawag nila, ano eh, Denbak. Kapampangan din? Oo, mataba, Denbak. Tapos si tatay, Kababataan niya yun eh. Oo. Eh, nakasabay niya sa pambus ko. Eh, salamat, sabi niya, magkasama tayo. Dito ka, sabi raw, gusto niya sa tabi niya. Eh, tapos, hindi alam ni Bemba na nag-asawa, nagtanan na ang tatay. Nung paalis na yung bus, nagdahilan si tatay, sandali lang, sabi niya, ihingihi ako, sabi niya. Nung bumaba, hindi na sumakay ng ano, hanggang sa makaalis na yung bus. Yun, nakaiwas siya. Muntik na rin siya mag-iikot kay Bemba. Tapos, di nung bumalik na siya sa inyo, kailan nangyari yung kasal sa simbahan? Ano, napag-usapan nila, ano, April kami nagtanan, ano, pinagkasundo kami ni Apong Jose. Tapos, May 15 ang kasal. Mabilis. Mabilis ang plano doon. So, nung nag-asawa na kayo, bumalik kayo sa Maynila? Oo. Tumira kayo. Saan tumitira si tatay nung panahon na yun? Nandun kami sa, ano nila, Mami Rose, yung bahay nila, late-late, nasa baba kami. Ah. Nasa ilalim kami ng hagdan. Nakasaping kami ng mga karton kasi tubig yung nasa baba, kanal. Mm-mm. Hirap na hirap sila na Mami Rose ng araw din. I see. Doon kami sama-sama kami doon. Sa Perla? Oo. Tapos, sa Pabia. Sa Pabia na. Oo, Pabia. Tapos, di nung ano na, di, nagsarili na kayo, nakipisan muna kayo kala Mami Rose. Kailan kayo bumili ng sarili niyong bahay? Madali lang. Kung ano, nakakita kami ng malapit. Siguro, isang bahay lang ang pagitan. Kapatid ni Kabaring yung may-ari ng bahay.
Yung tinitira nyo noon kila Mami Rose is bahay talaga? Hindi ba siya yung parang tagpi-tagpi lang na... Bahay talaga, kaya lang maliit lang siya. So, nung nandun na kayo... Maliit ang pwesto. Yung lugar nila. So, nung nakabili kayo ng bahay, paano yung kailan kayo nagsimulang magbuntis? Ayun, doon ko na pinagbuntis si Kuya Alex. Doon sa inuupahan namin. Ah. Tapos habang umuupa kami, nakabili na naman sa tatay ng lote, pinatayuan ang bahay. Yun, doon ko pinanganak si Kuya, doon sa bahay namin. So, yung nananahi kayo para kay tatay? Hindi na ako nananahi noon. Ako na ang naglilista ng mga yari, ako na ang nagpapasahod. Marami na akong trabaho noon. Ah, so mas kumbaga na-promote kayo sa pagiging trabaho, naging manager na kayo. Tapos? Si tatay, anong ginagawa niya sa mga panindan niyo na natatapos? Ay, dinideliver niya, tsaka inaalok niya sa divisoria. I see. Marami siyang order, no? Okay. So, nung nanganak na kayo kay Kuya Alex, nasa Pavia pa rin kayo. Tapos, Kuya Arnel, Pavia pa din. Si Kuya Tony, Pavia pa din. Diba? Oo, hanggang kay Kuya Albert, Pavia pa rin. So, ibig sabihin, nanganak kayo ng si Kuya Alex, si Kuya Arnel, si Kuya Tony, si Kuya June, si Kuya Manding, at si Kuya Albert, anim na lalaki. Sunod-sunod. Sunod-sunod yun. Anim na lalaki. Si at Cecil doon na sa Moriones. So, nung nanganak kayo kay Kuya Albert, nakakita kayo ng bahay sa Moriones. Oo, yung bahay ni Dr. Gonzales, binenta. Yung dentista na kapatid ni Aling Edith. Oo. Na ano nyo, na golf course na dahan nyo. So, pumunta kayo doon. Mm-hmm. Tapos, nasa Moriones na kayo, doon naman na panganak si Ate Cecil, si Kuya Sunny, at saka ako. Oo. I see. Tapos, nung panahon na, yun nga, na kasagsagan ng ano yun eh, nung negosyo nyo, nung maliit ako, naaalala ko na... Dumami na yung mananahin. Oo, marami ng mananahe. Dalawa ang kater, si Kuya Kaloy, saka si Kuya Danny. I see. Tapos, ang ano nyo pa is... Shorts na, bandon. Ah, at saka hindi lang yun, yung... Anong tawag nito? Yung... Oo. Yung... hindi, yung sobrang dami ng kinikita nyo. Naalala ko nung maliit kami. Pagkagaling nyo sa panininda... ibubuhos nyo yung laman ng delintar nyo, sasabo yun, napakaraming pera, tapos kami ng mga anak nyo, tutulong sa pagbibilang ng pera. Oo, sineseparate yung 20, 50, 100. Kaya nga, yung mga kulay, yung ube, yung pula, yung orange. Daming pera yung araw. Yung brown. Tapos, pumunta tayo ng Kadiwa sa malapit sa Tayuman para bumili ng mga pagkain, di ba? Mm-hmm. Sako-sakong bigas, mga delata, di ba? Parang lagi may piyesta. Mm-hmm. Tapos sa bahay, parang lagi may piyesta, maraming mga bisita lagi, lalo na pagka Sabado at Linggo, no? Parang barangay hall yung bahay. Kaya nga. Kasi ang tatay is mahilig mag painom, di ba? Mga kaibigan niya. Tapos, nung malalaki na lahat yung mga anak nyo at isa-isa nang nag-aasawa, kailan ba kayo nahinto sa pagtitinda sa Baclaran? At paano nagsimula yung pagtitinda nyo sa Baclaran? Ayun, yung ninong ko, si Agawa Naldong, sabi niya gusto niya magtinda ng Baclaran. Hi, good morning. This is my baby. Okay, that's just a commercial. This is my best friend, Mamio. He's such a good cook. Excuse me. Her and Rachel Ray were on TV one time. Okay. Mamio told Rachel Ray to shut her mouth. She didn't know what she was talking about. So, anyway, her and Martha Stewart are talking now. So, Mami, nung nandun na kayo sa... Paano na kayo nagsimula sa Baclaran? Nakakuha kami ng pwesto. Actually, alam mo, si Kumari Lili, kahit ganyan lang yun. Dalawa kagad ang nakakuha niyang pwesto. Wala nang bakante sa gitna. Puro sa dulo na. Siyempre,
yung mga buyer ay nakakabili na sa bukana at gitna. Pagdating sa dulo, wala na silang pera. So, pinausap ni tatay na ibigay na lang sa amin yung isang niyang pwesto. Ah, talaga. Buti pumayag siya. So, binili niyo yung pwesto sa kanya? Commercial site na marami ng bumili yung pwesto. Mm. Pero yun, hindi namin binili talaga. Hinaingin ni tatay kay mga rin. Talaga? So, mabait naman pala. Sabi ko, mayroon din puso. Na ano sa kanya na malaking bagay yun. Yung, siyempre, gitna kami. Maraming bayad sa gitna. Oo. Malaking tulong yun. That's right. That's good. At na ano niya, na bigay niya ng maluwag sa puso niya yung ano, yung pwesto niyo. Tapos, kailan nangyari yun? 19, ano kayo nagsimula sa Baklaran? Siguro, pabitsyate si Cecil, 1969. I see. So, ngayon, di nung ano na, na nakapag-aral kami sa mga pribadong eskwelahan, nakapagtapos. Kailan na hinto ang dahil nga nagkasakit ang tatay at yun nga na tapos na kayo nung ano na pagdesisyon 1997 1996 pinayampak na yung pwesto kasi siyempre hindi ko na kaya, namatay na si tatay, wala na akong patuwang, tapos tapos na naman kayong lahat noon. 1996? Oo, 1996. Natapos niya na yung pagtitinda niya ng time na yun. I see. Nasaan ba yung tray? Lagay natin itong okay. Tapos yun na yung simula ng pagpunta niyo sa Amerika. Yun, 1997. Ah, sige. To be continued.